ang ating halalan ay malapit na. Nangangamoy na, sabi nga nila. Marami na nga nagdeklara ng kandidatura, kaya hindi pa sinasad ng batas yan. Ang ating pilili, ako'y pakihinggan ninyo. Ang ating pilili ay kung sino ang magtatanggol, una sa lahat, sa ating saligang batas. At kung sino magtatanggol sa ating kalikasan. Sapagkat ito ang dalawang bahagi, ito ang halili ng isang bagong Pilipinas na maaaring magpangarap sa ating lahat. Maraming mga aspirante na kayo. Tanungin natin sa kanila. Where were you when the Constitution was being challenged? One by one. So the public debates are now going on. I've been hoping that that question should be asked. I hope you can sponsors one question. Where were you when the Constitution has been challenged? In our oath of office, we all swear to preserve, to defend, protect the Constitution. And when the Constitution is being challenged, we should never forget that oath of office. Come on, mate. Kinakailangan maging abansatos tayo. Naibis natin ang ating buhay. Kailangan manatili tayong nagtatanggol sa isang konstitusyon. Kaya ulit-ulitin ko yan. Habang sila ay meron na dyan mga kampanyang ginagawa at continuing ipapaalala ko naman sa tao, tanungin natin, nasaan sila? No? Pinahamon ang ating saligang batas. Isa-isahin natin. Were you sitting on the fence? Or were you even on the other side of the fence? Were you even part of the conspiracy? And now you are going to apply for the top post of the land. E kung yung constitution, hindi mo na yung magtanggol. Yung pamakalikasan na yung magtanggol mo. Kawawa naman si Juan de la Cruz. Hindi natin matutubay yung ating panaginip na magkaroon tayo ng bahagi ng ating kasayahan. Ang biyaya ng ating tubig, ng ating dagat, ng ating lupa, ang ating mineral. Pinagpala ang bansa, punong-puno ng yaman. You may not know it, but we are one of the richest in minerals in the whole world. As far as gold, the most precious metal today, we're one of the top three nations having a vast reserve of this. Chromite, copper, nickel, we're one of the top five in the whole world. Again, I see my colleague, Secretary Kenya Landing, because I know he knows this. So it's a matter of properly enforcing the law, so that every citizen is given a chance to partake of our natural wealth.